Jake Esteron, ikinagulat ang mga sinabi ni Valentin Rosales. Nilinaw rin niya na merong inuman pero wala siyang nakita na ipinagbabawal na gamot. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero kung bago ka lang sa aming channel, click mo na ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga ganitong klase ng videos. Jake Esteron, hindi matanggap ang mga sinabi ng isa pang persons of interest na si Valentin Rosales. Sa mga unang pahayag ni Valentin Rosales, sinabi niyang wala siyang natipuhan sa room 2207 ng City Garden Grand Hotel dahil mga matatanda at tsaka daw ang mga bisita doon. Nagulat si Jake Esteron sa mga sinabi ni Valentin Rosales na puro mga matatanda at tsaka raw ang mga nasa room 2207. Kayo na po ang bahalang humusga. Pero kalaunan ay binawi rin ni Valentin Rosales ang kanyang mga pahayag ilang araw pa bago niya ito binawi. Humihingi rin si Valentin Rosales ng paumanhin sa kanyang mga unang nasabi sa kanyang interview. Humingi siya ng tawad at nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Ikinagulat din ni Jake Esteron dahil sa pagdawit sa kanyang pangalan. Isa kasi siya sa unang sinampahan ng Makati City Police dahil isa raw siya sa suspect. Nagulat din siya sa TV. Ang sabi niya, ano ba yan? Bumisita lang ako doon. Gusto ko lang makita ang mga kaibigan ko. Tapos ganyan ang nangyari. Even my family also naapektuhan sa ganyang pangyayari. Dagdag pa niya, bago maghating gabi, December 31, 2020, humabol siya sa City Garden Grand Hotel sa Makati upang makisaya sa New Year's Eve party kung saan imbitado siya ng isa sa mga kaibigan ni Dacera. Ayon kay Jake Esteron, doon lamang niya nakilala ang flight attendant sa party. 11:46 PM ako dumating doon, 9 pa lang ang bisita. At bandang alas 2 pa lang dumami ang mga bisita. Sinabi niya na hindi niya kilala si Christine Dacera personally at ngayon lang daw niya ito nakita. Nag-hi hello lang daw siya pagkatapos wala na. Sa room 2207 naka-check-in ang sinasabing kaibigan ni Jake Esteron. Sa room 2209 naman ang grupo ni Dacera. May hep-hep hooray card at may nagpe-play ng card. Tapos may mga papremyo pang mga pera. Ikuwento niya pa nga ang mga nakita niya na pumasok pa raw ang mga kaibigan ni Dacera sa kanilang kwarto upang gumamit ng toilet. Nilinaw ni Jake Esteron na totoong merong inuman sa party pero wala siyang nakitang ipinagbabawal na gamot. Lumabas daw kasi sa mga balita na merong natagpo ang pinaghihinalaang droga sa kwarto nila. Sa unang interview sa mga kaibigan ni Christine Dacera ay inamin nila na meron ngang pinagbabawal na gamot na involved dito sa kaso na ito. Pero kalaunan ay binawi rin nila ito dahil sinabi nila na punersa lamang daw sila ng mga pulis na sabihin na meron talagang droga dito at magtuturo sila ng kasama nila na gumagamit nito. January 27, 2021 naman gaganapin ang ikalawang preliminary investigation ng Makati Prosecutor Office kaugnay sa kaso ni Dacera. Ano masasabi mo sa video na to? Comment mo naman sa baba at ito'y aming babasahin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, click mo na ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga ganitong klase ng videos. Maraming salamat po.